Good day mga Kabonsai Army, andito naman po tayo sa Lut. Maghahat po tayo ngayon ng bayabas. Yan, baka ito yung mga huli-huli kong lalang mga ano, mga hunting, kasi susuruin itong lugar na to eh, sayag naman. Kaya pipili tayo ng mga gagandang bayabas. Shout out sa inyo mga Kabonsai Army, at sana po habang pinapanood nyo to ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kasama ko nga pala ang aking bunso, si Andrea. Salut! Ayan po, dito po tayo sa Bayabasan. Ayan po, sinisimula na siyang suruin dito eh. Kaya sisave natin yung mga bayabas na kaya natin kuning magaganda. Ayan. At dahan doon po ang ating unang makukuha bayabas. Sinilip ko na po ito kaninang mas maaga pa, binalikan ko po ngayon. Ayan. Maganda yung base. Ayan. Tapered. Ayan. Ganda siya, bayabas native. Paborito ko talaga to, pangarap ko talaga to eh. Kaya lang iisa na bubuhay ko pa lang eh. Kung mapapansin mo ako doon sa garden ko, kaya mga ganyan lang nagsimula yun. Yung mga sanga na yan, hindi na buhay. Ay, hindi na. Mag-aalam. May ugat. May ugat siya, ganyan. Ah, ganyan. Po, nakuha na natin yung isa. Yan. Puputuli na lang po yan dyan. Maganda po, may nakuha tayong mga root hairs. Yan. Good sign. May katabi siyang snowberry. Ayan, oh. Ganda ng bulaklak. Langi-langi.
snowberry. Yan. Yan. Po yung hunting site namin ng aking anak. Yan. Yan. Mayroong red doggy. Pang po ano, formal upright. Kaya lang di po muna natin siya kukunin. Ito. Ito po. Mayabas na isa. Literati. Yan po kukunin natin. Isa. May malaki oh. Hindi natin kayang kunin yan. Yan. Sayang naman. Masusurula sila. Ayan po yung isa ng bayabas. Kung di ako nagkakamali, isang taon ko to iniwan dati. Pinutol ko to dito. Pinutol ko dyan. Ayan, nagkaroon siya ng shoots. Ayan. Kaya, aanihin na po natin. May langgam na malaki. Yan po, nakuha natin, tatlo. Yan. Meron pa sana isa, yun o. Pabalikan ko na lang sa susunod na araw. Hinihingal na po ako. Yan. Tatlong bayabas. Yan. Yan po, uwi na po tayo. Ang aking anak, ayun, nangunguha ng bayabas. Yan. Yan. Uwi na po kami. Yung aming hunting site. Po, lilinisin na po natin. Ito unahin natin. Babawasan muna natin ang ugat. Ito.
puto. Purol na. Wala nang da. Habaan muna natin. Ito naman, pang twin trunk. Habaan natin muna ito. Clean cut po natin. Yan. Twin trunk. Yung isa literati, gustong gusto ko talaga to, bayabas, kaya lang nga mahirap ng buhay kaya kokon. Ayan. 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 Putol dito. Lagari ng basa. Yun. Tapos dito. Mahirap siya talagang buhayin. Meron ako nito, isa lang. Clean cut muna natin yung mga ugat. Ating bayabas. Sana natin ito lilinisin. Pagbuhay na buhay na. At sana mabuhay. Ayan po. Nailagay na natin po itong isang bayabas natin. Ito po dead part niyan. Tinungtungan ko lang ng bato para hindi siya magalaw. Ayan. Nakahiga siya. Pwede siyang multiple trunk. Twin trunk. Ito yung isang trunk. Ito pala. Kasi ito. Kasi ito pa ulit. Na pwede siyang multiple trunk ang tawag. Pwede din siyang sumo style. First branch, second branch, apex. Ayan. Ang ginamit nga po pala nating medium dito, medium taniman, is yung pinong-pino na reverse hand. Ayan po. Pinong-pino. Ayan. Pinong-pino po siya na may halong lupa. Yung malupa po na reverse hand ang kinuha po natin para po yung puyo kasi ang payo ng ating mga kaibigan na mga nakapag ng bayabas, nakapagpabuhay. Yan. Daw po yung pinakapino at may halong lupa. Kaya yun po ang gagawin natin. Yan, para maganda. Yan. Kasi po yung mga nahan ko dati ay
river sand na magaspang, mga matanghito, ganong kalalaki. Eh wala pong nagtagumpay, puro paasa inabot. Yan, kaya yan po. Yeah, yun ang pong pinayo sa atin ng mga kabonsai natin. Tayo yung may halong lupa. Ayan, nalagyan na po natin ng stickwell, yung mga pinagputulan. Amoy chocolate pala to. Okay. Kaya siguro gusto nila ng ano, ng may lupa para babat siguro sila sa ano, babat sa tubig. Saka may putik. Ayan po. Nairipat na rin po na nairipat tuloy. Naipat na natin si Twin Trunk. Yan yung aking tambayan. Ayan. Sa tanghali pag mainit. Ayan, si Literati. At si Sumo. Ayan, pwedeng triple trunk, pwedeng Sumo. Ayan. Nalagay natin po sila sa ICU. Doon na po natin sila didiligan. Po, dito po natin sila i-ICU para mataas ang tsansa. Yan, didiligan na po natin. Matagal bumaba ang tubig pag pino. Pero siguro nga yun ang gusto ng bayabas, matubig. Tagal bumaba. Pero siguro, yan niya. Sundin natin, walang masama. Lagyan natin ng tin para hindi kumangat. Ayan po, ano na po natin sila, na ilagay na natin po sila sa ICU. Yan po ang pinaka the best way, sabi nga nila ng mga kaibigan natin, nagpahay sa atin. Unang-una, gamitin yung pino na river sand na may halong lupa, tapos ICU, tapos make sure na hindi ito magagalaw. Yan, nagawa na po natin.
sama-sama po nating abangan ang susunod na kabanata kung ano ang kahihinatnan po ng ating alagang bayabas na sana. Okay, ano ko talaga, wish ko talaga po yan, magkaroon ng maraming bonsai na bayabas. Kasi, ewan ko ba, ba't gawagano'n? Yan, gusto ko po yan, mga bayabas, kamuning. Yan. Kasi locally po yan dito sa amin. Tapos pati Kalyos, yan po. Sa Kalyos, marami na po tayo. Yung kamuning, meron na po tayong tatlo. Yun po yung ating parang, sabi nga nila, trip po natin. Yan. Gustong gusto ko po talaga bayabas. Yan. At ayan po, sana po mga kabonsai army ay may, kumbaga ako ang matuto sana dito sa video na to, sa mga itinuro nila sa akin. At pag nagtagumpay po ito, ibig sabihin po ay effective yung nagawa na, yung pinayo nila sa atin. Pero kung hindi man, baka maaring nagkulang tayo sa sa pag-aalaga o may kulang sa ginawa natin. Hindi naman po komo, hindi natin nabuhay eh. Mali na yung turo nila sa atin. Yan. Baka po tayo lang ang mayroon pagkukulang. Yan. Ganyan naman po talaga mga kaibigan natin. Papayuhan po, mga lalo na yung mga totoong kaibigan natin, papayuhan po tayo na ng tama. Tapos, hindi tayo naman, yung pagtanggap, nasa sa atin na po yan. At minsan nga po, kasi yung pag nagpayo ang ating mga kaibigan, lalo na't mali ang ginagawa natin, may masakit tanggapin. Pero yun ang totoo. Kasi po, yun ang pinakamahirap tanggapin na tayo ay nagkakamali. At yung pagkakamali na yun, malalaman pa natin sa ibang tao. Pero yun po ang totoo. Yan po. Kailangan minsan, ibaba natin yung ego natin para tanggapin po natin yung mga payo ng ibang tao. Pero para naman po yun sa ikabubuti natin. Kaya mga kabonsai army, hanggang dito na lamang po yung video natin. Shout out po sa inyong lahat. At marami pong salamat pa rin sa mga patuloy na tumatangkilik. Patuloy na nanonood. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo. Hit the notification bell. Pa-comment na rin po. And pa-share na rin po sa inyong mga kaibigan. Hanggang dito na lamang po. Stay safe po sa ating lahat. God bless. Salute. Adios.